Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. Nasa navigasyon kami, nasa gitna kami ng karagatan. At ngayong araw, meron tayong ayusin dahil meron tayong trouble. May problema yung ating isang refrigerated cargo o yung reefer container natin sa barko. So, ang alarma niya is evaporator fan overheated. So, magpapalit tayo ng electromotor ng evaporator fan ng ating reefer container sa barko. So ito na yung ating reefer container na may sira. Ang brand nito ay Starcool. So si Starcool, madali lang gamitin yung kanyang control panel kasi nakasulat na dito kung ano yung alarma niya mismo. Nakita nyo, nag-aalarma na kulay pula. Ibig sabihin, may problema yung reefer natin. So makikita natin dito sa description yung alarma niya, M-Evap 1 Overheat AF400. So may code kung aling motor o anong evaporator fan yung may problema. So itong Starcool, meron siyang dalawang evaporator fan motor doon nakalagay dyan sa mismong cover na yan, yung dalawang cover na yan sa taas. Yung nasa kaliwa, yan yung ating number 1 evaporator motor. Tapos yung nasa kanan na butas na yan, yung cover na yan, na yun naman yung number 2 evaporator fan motor. So dahil nga may problema yung evaporator fan, naka-stop yung unit natin at hindi umaandar yung compressor. Makikita nyo rito, ang set point temperature natin is minus 18 degrees Celsius. Ibig sabihin, frozen cargo to. Ang laman nito ay baboy or pork, frozen pork. Tapos nakita nyo, ang supply temperature natin ngayon is minus 10.4. Tapos ang return temperature naman natin ay minus 8.4. Ibig sabihin, wala siya, hindi siya naka-in range, wala siya sa set point. Malayo sa set point dahil hindi nga lumalamig, dahil naka-stop ang unit, naka-stop yung compressor dahil may alarma tayo na evaporator pan overheat. So ngayon, sisimulan na natin ang pag-aayos. So dito naman sa barko, meron kaming mga available na spare parts. So yung mga usualing nasisira, iba't ibang brand, iba't ibang model ng reefer o refrigerated container, meron kaming available na spare parts. Ngayon, kung wala kaming available na spare parts, hindi namin magagawa to. So, importante, updated yung inventory ng mga reefer spare parts on board. So, may mga compressor kami dito, evaporator fan, condenser, mga filter dryer, mga expansion valves, fuse, circuit breaker, transformer, contactors, at yung mismong control panel, yung electronic controller niya. Meron kaming spare parts niya. So, madali lang mag-repair on board kapag meron kang spare parts. Kapag wala kang spare parts, anong gagawin mo? Siyempre, wala kang magagawa. Hindi mo maayos dahil wala kang spare parts. Halimbawa, itong electromotor na to, wala tayong spare. Hindi natin magagawa. So, ang gagawin ko dyan, magre-report ako. Mag-send ako ng email dun sa reefer support o technical team. Tapos, sasabihin nila, mag-a-advise sila na maghanap ng bakanting container na may parehas na unit. So, yung reefer container na walang lamang refrigerated cargo. So, dry cargo yun. Pwede kaming maghanap, tas dun lang mga ngahoy. So, pwedeng manghiram lang muna dun. Since hindi naman gumagana yung reefer, ginamit lang yung container as dry cargo. So, pwede namin kahuyan yun. Basta sila yung magsasabi. Hindi kami pwedeng magdesisyon dito sa barko kasi hindi naman kami yung may-ari ng container. So, sila yung may-ari ng mga container. Sila yung magsasabi kung pwedeng manghiram doon sa mga ibang bakanting container. So, pahirapan yun. Jahe yun kasi magre-report ka pa tapos maghahanap ka pa. E paano kung wala talagang available na bakanting pares na model o pares na unit? So, hindi mo magagawa yung reefer. Masasira yung loob ng laman ng reefer at kasalanan na yun nung liner o nung charterer, yung may-ari ng mga refrigerated container na to. Kasi hindi sila nag-supply or nag-provide ng mga kailangang spare parts namin sa barko. So ito, malapit ko na mabaklas yung ating evaporator fan motor. So nag-overheat siya. Actually, umiikot pa siya nung binuksan ko. Pag inon mo, umiikot pa siya. Pero magti-trip kasi masyadong mainit na. So yung winding siguro nito sa loob ay yung insulation varnish niya. Kailangan mo ng i-retouch. So hindi naman sunog yung motor eh. Kasi umiikot pa nga, umaandar pa. So, ito yung loob ng ating evaporator. So, ayan yung evaporator fins. So, yun sa kabila, nasa kanan, yung isa pang evaporator fan motor. Maraming beses na ako nakapagpalit nitong evaporator fan motor sa iba't ibang brand ng
Reaper. So itong Star Cool na to, hindi mo pwedeng dayain eh. Kasi electronic yung controller. Pero yung carrier, halimbawa nasira yung isang evaporator fan motor, hindi ko yung pinapalitan, tinatanggal ko lang yung contact sa contactor, dinadaya ko. Kunwari umaandar yung isang motor, pero nakatanggal na pala yung terminal side papunta sa electromotor ng evaporator fan. So itong Star Cool hindi mo pwedeng dayain, kailangan palitan mo talaga. Pero madali lang naman magpalit. Nakita nyo, tinanggal ko lang yung apat na screw. Tapos ang pinakamahirap lang dito ay tanggalin itong impeller o itong pinaka-fan. Kasi pag hindi mo iningatan yung pagtanggal mo ng fan, pwede mong maputol o mabali mo yung mga blades nito kasi plastic lang ito, malutong na plastic. Anyway, meron naman kaming spare na mismong fan lang, yung pinaka-impeller lang. Meron kaming spare niyan. So ayan, nakita nyo, kinakalas ko na yung fan. Kinat ko na tong video, pero sa totoo, matagal talaga yan. May nahirapan akong tanggalin yan. Well, hindi naman ganun kahirap, pero natagalan ako, mga 10 to 15 minutes ko siyang inuuga-uga. Yan lang naman pinakamatagal dyan, yung pagtanggal ng impeller. Once na natanggal ko na yan, madali na lahat kasi ilang bolt lang naman yung tatanggalin. Tapos ito, transfer ko lang siya dun sa kabilang motor, yung isang spare na motor. So medyo matagal-tagal yan. Tanggal ko na, di ba? Kailangan mo ng konting pwersa. Yan ang tinatawag na dahan-dahang bigla. Para mapabaklas mo yan. So ito, itatanggalin lang natin yung apat na bolt para sa bracket. Pagkatanggal natin yan, ililipat lang natin yan dun sa kabila at okay na. Nakita nyo, hindi naman siya ganun kakomplikado. Natanggal ko lang kagad yung apat na bolt. Tapos ito yung ating spare. So magkaiba siya ng terminal connection. So ito may terminal box, tapos may connector na kailangan. Pero dun sa pinagbaklasan natin ay wala ng terminal box. So tinanggal ko yung terminal box. Tatanggalin ko lang yung screw niyan. Magiging magkaparehas na yan. So may dalawang screw lang sa loob ng terminal box niya. Pagbaklas ko niyan ay okay na yan. Pwede na natin isalpak dun sa taas pagkakabit ng impeller. So ayan, pinagtabi natin, nasa kaliwa yung nag-overheat na motor, tapos ito na yung ayos na motor. So parehas lang naman siya. Kakabit lang natin ulit yung bracket. Kapag naikabit natin yung apat na bolt, isasalpak natin yung impeller at okay na siya ulit. Gagana na ulit yung ating Reaper. Ang magpapahirap lang talaga kapag wala kang spare. Pero kapag mag-spare parts ka naman, wala kang problema. Palitan mo lang, change the unit. Ganun lang kasimple yung trabaho ng electrician, di ba? Siyempre, sa umpisa, medyo pag wala ka pang experience, kakabahan ka. Pero ganyan lang, napakadali. Salpak natin tong impeller. Kapag sinalpak natin yan, lalagyan lang natin yung nut sa ibabaw, yung pinaka bolt sa ibabaw, at igpitan ng konti at pwede na nating isalpak yan ulit sa taas. So ayan na nga, na-install na natin yung motor at pag nahigpitan na natin, checkin natin yung impeller kung may sayad. So paikutin mo lang kung tumatama. So pag walang tama, pwede mo na yung paanda rin. So ito yung pinaka-terminal natin, yung terminal connector.
pagkakabit ng grounding wire, tutulak lang yan dun sa pinaka winding, may connector yan, female saka male lang naman yan. So pagkasalpak nito, higpitan ko lang yung mga bolt, yung tornilyo na apat na yan, pwede na natin i-switch on yung reefer natin at malalaman na natin kung ayos na ba siya or na-repair na ba natin. Importante lang bago natin i-power up, bago natin i-switch on, siguraduhin na walang sayad yung impeller. Hindi siya tatama sa kung saan kasi pwedeng mo maputol yung pinaka-fan tapos masunog yung motor. So may mga ganong tendency. So ayan, ni-restart na natin yung unit. Nag-power on na yung ating Starcool. Ayan. Pero hindi ko pa sinarado yung itaas. Open your cellphone to make flashlight. So silipin natin yung ating kinabit na evaporator fan electromotor. Umiikot na siya, umaandar na. So tagumpay ang ating operasyon at gumagana na. At hindi na ito mag-overheat ulit. So ayan yung dalawang evaporator motor sa ibabaw. So tapos na, repair na natin yung reaper after 30 minutes to 1 hour. Okay na ito ulit at gagana na siya. So, ibig sabihin, tagumpay ang ating operasyon. So, madali lang naman magpalit ng ating evaporator fan motor. Ganun lang kasimple. So, yan ang temperature niya. Supply minus 6. Return minus 2.5. At starting up, konti-konti na yan. Bababa. So, lalamig na yan. So, ito yung mga impormasyon sa ating reaper container. Naka-indicate na dito yung iba't ibang sensor, ambient temperature, yung mga relative humidity, meron din, di ba? So, ayan. Browse natin ng konti. So, ayan, supply air temperature, suction pressure, discharge pressure, expansion valve opening, kung ano-ano mga bagay-bagay. May power phase na rin dito, compressor frequency. So ayan, 0 Hz yung compressor frequency. Ibig sabihin, hindi pa umaandar yon, naging 25. So ayan, umandar na yung ating compressor. Ibig sabihin, 25. So, ayan, tapos ayan yung voltage, ayan yung current. So ayan, andito yung mga information na yan. Condenser fan off, evaporator fan low. So ayan, lumalamig na yung ating reefer container. So after 30 minutes to 1 hour, babalik na yan sa dati. So ito yung ating compressor. So minsan, gagawa ko ng ibang video regarding dyan sa compressor na yan. Ano bang madalas masira o paano i-repair. So silipin na muna natin kung ano ba yung nasa loob nitong controller na to. Yung mga electrical components sa loob, no? So ito, ayan, nakita nyo may mga contactor, may transformer, tapos may electronic controller. So may available naman dito na schematic diagram, kaya madali mo lang din matrace o matroubleshoot. Sa ngayon kasi meron akong 60 pirasong reefer on board. So konti lang yung karga naming reefer. So konti lang din yung trouble. Konti lang yung magagawa akong video para ma-share sa inyo yung iba't ibang repair troubleshooting dito sa regarding dito sa reefer containers natin. Pero asahan nyo, in the future, eventually may mga bagong trouble na naman tayo may encounter. At kapag may time ay pipilitin natin i-share sa inyo para kahit paano meron kayong konting idea o may overview na kayo, nakita nyo na yung actual na pag-repair ng ating mga refrigerated containers. So sa barko, hindi nawawala yung trouble, paulit-ulit yan, laging dumadating. Tapos ang mahalaga lang, alam mo lang ayusin at nandoon naman sa manual eh, may guide ka naman. So pag hindi mo alam, basahin mo yung libro at sasabihin niya sa'yo kung anong gagawin. I-check mo to, i-check mo yan. Tapos kapag wala sa libro, hindi mo makita sa libro, pwede kang gumawa ng report, mag-email ka, humingi ka ng tulong doon sa repair team sa Assure, opisina sa Assure, at bibigyan kanila ng tip or advice kung paano gagawin mo. Kung napansin nyo, hindi ako gumamit ng anumang tester. Wala akong meager, wala akong multi-tester, hindi ko chinek yung motor kung anong sira. Basta inawakan ko yung motor, mainit, tapos binalitan ko, kinabit ko, sinalpa ko. At ngayon, wala na tayong alarma, okay na yung reaper natin, umaandar na. At konting oras lang na pag-andar nito, babalik ito sa normal operation. At yung temperature niya ay magiging in-range na. Kasi
hindi na ako gumamit ng tester or ng meager. Hindi ko na chinek yung motor kasi yung Star Cool, reliable to. Pag sinabi niyang overheat yung number one evaporator motor, overheat talaga yun. Wala ka magagawa kundi palitan nyo. So, ganun ka reliable. So, naniwala na ako agad na sinabi niya na, computer na to eh, electronic controller na to na. Sabi niya, si Ryan, palitan mo. Ganun lang kasimple. Hindi niya na ako pinahirapang mag-isip pa. So, ganun lang. Familiarization lang talaga yung importante. Kapag nasanay ka na, paulit-ulit lang naman yung trouble na yan, yung alarma. Alam mo na yung gagawin mo sa susunod na may encounter mo yon. So, paano mga kalegi, hanggang dito na lang ang video natin tungkol dito sa repair trouble na ginawa natin. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin. Kasi marami pa akong gagawin repair container troubleshooting. Naisipan ko nga gumawa ng parang tutorial series tungkol dito sa refrigerated container para mabigyan kayo ng tip yung mga aspiring electrician sa barko. Actually, pwede ka nga mag-apply sa barko kung hindi ka matanggap na as electrician. Alam ko sa mga container ship, lalo na yung mga malalaking container ship, naghahanap sila ng assistant electrician. Yung assistant electrician or repair electrician, yun yung in charge sa pag-aayos nito mga repair. So, if ever magkaroon ka ng skills, meron ka ng knowledge regarding dito sa mga repair container, pwede mo nang i-apply yon sa trabaho mismo. So, gusto kong gumawa ng YouTube tutorial series na may meron pa akong oras o panahon para mapagtuunan ko ng pansin nyo, para ma-share ko sa inyo. Para kahit pa paano, kung tagilid kayo, iniisip nyo, hindi kayo matanggap as electrician sa barko kasi mataas ngayon yung qualification, targetin nyo na lang muna yung repair electrician or yung assistant electrician. So, lamang na kayo pag may knowledge kayo sa repair, makakapasok kayo sa container. So, paano mga kalegi, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ang ating video. At hanggang sa muli, paalam.